Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mula. Ito ang tayo mula dito sa ating video reaction at sa ating news reaction. At kung saan nandito tayo sa Philippines Trending News, subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, kakapasok lang China may ultimatum sa Pilipinas. Naninilikado na China pinadala matinding puwersa sa West Philippine Sea. At yun, bago ang lahat, ito yung ating reaction video lamang. Ang anumang sumasalaraong dito ay bahagi lamang ng ating reaction video. At yun, play na natin. Sa iba pang balita, hahanapan ng diplomatikong solusyon ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga problema at hamon na kinakaharap nito sa bahagi ng West Philippine Sea. Isa na dito ang pagpapalakas sa maritime domain awareness ng bansa bilang countermeasures sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Nilinaw naman ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na ang counter-response ng pamahalaan laban sa peligrosong aksyon ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay hindi purely military action, kundi isa itong multidimensional na aspeto. Anya, ibang usapin na kasi kapag mayroon ng armadong pag-atake. Siniguro naman ni Malaya sa publiko na gagawin ng ating gobyerno ang lahat ng diplomatic measures para harapin ang agresibong aksyon ng China. Pinatitiyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang ipapatupad na countermeasures ng pamahalaan ay proportionate, deliberate at makatwirang tugon. Hindi lamang sa aspetong pagpapalakas sa ating military at defense capabilities, kasama na dyan ang mga kalyado at kaibigang bansa, kundi gagawin din ang lahat ng paraan sa pamamagitan niyan ng diplomatikong pag-uusap para resolbahin ang hindi pagkakaintindihan. Ayon pa sa opisyal na kahanda ang pamahalaan para ipaglaban ang maritime rights at entitlements na Pilipinas sa West Philippine Sea at sa iba pang bahagi ng archipelago. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, muli namang naglabas ng saloobin ng mga senador hinggil yan sa isyu ng umano'y gentleman's agreement ukol yan sa West Philippine Sea. Ayon kay Senator Amy Marcos, hindi dapat ma-exaggerate ang isyu at ang magresulta sa padalos-dalos na hakbang sa pinagtatalunang bahagi nga ng karagatan. Gayun dito, walang nakakahihiyang bagay kung ipuprosige nga ng sinuman ang paranga sa kapayapaan. Dapat umanong maging mahinahon at isipin ang ibubunga ng anumang isasagawang aksyon. Gayun pa man, iginit nito na hindi dapat isuko ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para naman kay Senador Risa Honteveros, ang BRP Sierra Madre ay dapat naman manatili dyan sa may bahagi ng Ayungin Shoal. Aniya, hindi matutumbasan ang anumanang buhay ng mga sundalong nagtataya ng kanilang buhay doon at para sa ating soberanya, kalayaan at sa ating mga karapatan. Habang inulit naman ni Sen. Jorginggoy Estrada na naniniwala siyang dapat na manatili nga ang ating barko sa West Philippine Sea. Ito o mano, ang minsan nang iginiit ng kanyang amang si dating Pangulong Joseph Estrada at patuloy niyang paninindigan. Samantala, sa iba pang balita, nagwawala si dating presidential spokesperson Harry Roque na posibleng mawala sa Pilipinas ang Ayungin Shoal kung pagpapatuloy nga ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginagawa nitong hardline tactics umano sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ito ang inihayag ng dating opisyal sa gitnayan ng nagpapatuloy nga na tensyon sa may pagitan ng Pilipinas at China hinggil yan sa naturang pinag-aagawang bahagi ng karagatan. Paliwanag ni Attorney Roque, ang naging verbal agreement daw kasi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa China na panatiliin status ko itong Ayungin Shoal ay isang mas maiging foreign policy pagdating sa usapin ng pagpapanatilingan ng kapayapaan at presensya ng Pilipinas sa naturang lugar. Ibang-iba ito sa mga ginagawang hakbang ngayon ng Marcos Jr. Administration kasabay ng pagbibigay diin ang anumang uri ng patuloy na pagmamatigas laban sa China ay posibleng magresulta lamang sa kawalan ng karapatan at pag-aari ng ating bansa sa may bahagi ng Ayungin Shoal. Sabi pa ni Roque na batay daw sa kanyang prediksyon kung ipagpapatuloy pa ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang mga hakbang na kanyang tinukoy bilang countermeasures ay posibleng tuloy na anyang ubos ang lahat ng tropa ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sapagkat magpapatuloy ani ang China sa ginagawa nitong pangharang sa lahat ng mga deliveries ng mga barko ng Pilipinas sa naturang lugar. Samantala, kung maalala nga ay unang ng matapang na ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatupad ang Pilipinas ng mga countermeasures laban nga sa mga ginagawang agresibong aksyon ng bansang China laban sa mga barko ng ating bansa na nagresulta naman sa pagtamo nga ng pinsala ng ilang mga tropa ng militar na kasama sa ginasang rotation and resupply mission sa may bahagi ng Ayungin Shoal. Ang Pilipinas nga ba ngayon mga sangkay ay nasa bingit na po ng isang delikadong sitwasyon. Anumang oras ay pwedeng mangyari ang salpukan ng China at Pilipinas na hahantong sa digmaan. At delikado po ito kung mangyayari, mga sangkay. Ngayon, ito kasing bagong pulisiya ng ating pamahalaan tungkol po dyan sa West Philippine Sea or sa ating teritoryo ay inalmahan po ng mismong kapatid ng ating presidente na si Amy Marcos. Ngayon, mga sangkay, tingnan po natin kasi tumintindi po ang sigalot. Ang tanong dito,
ito nga ba ay makakabuti sa Pilipinas o ito po ay magdudulot ng isang delikadong sitwasyon na pwedeng humantong sa digmaan ito? Kasi laking usapin ito ngayon eh. Ayon po kasi dito, itong si Aimee Marcos, sinabi daw po na itong ginagawa ngayon ng ating pamahalaan ay posible di umanong magdulot sa mas malaking problema sa Pilipinas at delikado. At wala po tayong ibang naiisip dyan kundi ang digmaan. At ngayon, mga sangkay, nalaman na rin po ito syempre ng China at ito nga po yung kanilang reaksyon. Sabi ng Beijing, Philippine policies on South China Sea will not impact China's maritime rights. So wala daw po magiging impact. 什么样的政策都不得影响中国的领土主权和海洋权益。 我们希望菲方遵守自己的承诺，遵守中菲之间达成的有关谅解和共识。 遵守中国和东盟国家共同签署的南海。 Okay, so yan po ang opinion statement ng China. Ngayon, balikan po natin ito, mga sangkay. Ano nga ba ang sinabi ni Aimee Marcos? Bakit nag-aalala siya? Kasi, alam nyo, konting mali lang to, guys. Pwedeng mangyari yung digmaan at any moment, pwedeng mamaya, bukas, sa makalawa, sunod na buwan, susunod na mga buwan, or susunod na taon, mga sangkay, kung hindi po tayo mag-iingat. Ito, panoorin mo natin. Philippine President's sister believes his administration is courting danger with its maritime policies. But the government vows to exhaust all diplomatic means to defuse the country's maritime tensions with China. Bianca Daba has tonight's top story. Senator Aimee Marcos expressed opposition to any move by the Philippines in its maritime row with China in the West Philippine Sea that will endanger the Filipino people. In a statement on Monday, Marcos said emotion rather than reason has prevailed in Manila's maritime conflict with Beijing. The senator urged Filipinos to be strong amid these challenges, reminding everyone to have a calm mind, a mild demeanor, and calculated decisions. National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya asserts the country will exhaust all diplomatic measures to resolve tensions in the West Philippine Sea. Marami sa ating mga kababayan, akala nila yung counter-response natin or measures natin ay purely military. Hindi po, no? The measures cover multi-dimensions. And this is one aspect of that. Malaya also clarified that the newly reorganized National Maritime Council will not only focus on issues in the West Philippine Sea. Dalas na nakafocus lang tayo sa West Philippine Sea. Ngunit meron pa tayo mga ibang challenges. For example, yung sa Benham Rice, nasa east side ng ating bansa. Nasa north side natin, sa Batanes, no? Sa south, yung facing Indonesia and Malaysia. So lahat po ng lugar na yan requires maritime domain awareness. On Sunday... Okay. So ito daw na bagong policy ng ating pamahalaan, mga sangkay. So hindi lang po siya nakafocus sa lugar na may sigalot ang Pilipinas at China. Kasi marami pong nagki-claim diyan, mga sangkay, okay? Diyan po yung Malaysia, Vietnam, andiyan yung Taiwan. So Brunei, I think Brunei mayroon din po ata sila, mga sangkay, hindi ako nagkakamali. So marami po diyan nagki-claim, no? Na kailangan po maging aware ang lahat ng mga kababayan natin kung ano po ang magiging action regarding dyan. Yun ang tinutukoy. Pero, well, tignan po natin kung ano po talaga ang totoo tungkol dyan. President Ferdinand Marcos Jr. signed Executive Order No. 57 creating the National Maritime Council, which will be headed by Executive Secretary Lucas Bersamin. It will be composed of several government agencies and will be responsible for formulating policies and strategies that will safeguard Philippine waters. Beijing, meanwhile, is shrugging off the Philippines' latest move to boost its maritime security. The Chinese Foreign Ministry also urged Manila to manage the maritime row through negotiations. Negotiations na naman. Tapos kapag ka ang problema dito sa China kasi, kapag ka mayroong usapan, hindi naman tumutupad sa usapan. Nga ang problema sa kanila eh. Merong usapan tapos hindi tutupad sa usapan. So wala lang din. Hindi, kaya nga siguro ata itong si Bongbong Marcos biglang kumambyo eh. Kasi 'di ba, nung first quarter mga sangkay ng kanyang panunungkulan as president, nakita po natin na dikit po ang Pilipinas sa China. At kung pagbabasihan po natin yung mga statement ni BBM during the campaign and even before, mga sangkay, wala pa po siya sa kampanya bilang pangulo. Ang stand po talaga niya yan
eh, kailangan mag-usap ang China at Pilipinas. Tropa talaga, mga sangkay. Pero, pambira ang nangyari kasi. Bigla na lamang po tayo nagulat, no? Biglang nag-iba po ng foreign policy si BBM. Siguro, mga sangkay, nakita niya dito na hindi matino kausap tong China eh. Ayoko makipag-usap sa inyo. Eto, maninindigan ako. Tapos biglang kambyo sa ano? Amerika. Stop instigating foreign forces to intervene in South China Sea affairs and return to the right track of properly managing the situation through negotiation and consultation. We should shoulder our due responsibilities for maintaining peace and stability in the South China Sea. Security analyst Dr. Chester Cabalza believes. Di mo alam kung anong totoo sa sinasabi ng mga Chinese eh, no? The recent incidents of harassment by China may have pushed the Marcos administration to take another step in protecting Filipinos in the West Philippine Sea. Cabalza added, the Philippines is in the right direction in partnering with seasoned maritime partners and like-minded nations. Bilateral meeting, and hopefully the reason, I think the intention of this is to build a stronger collective alliance and to campaign for the maritime rules norm so that China, if convinced with this norm, will also be pacified to follow order. The China-Philippine maritime dispute took a confusing turn after former presidential spokesperson Harry Roque revealed former President Rodrigo Duterte had a gentleman's agreement. Okay. So ayan mga sangkay, medyo alam naman po natin yan, no? Balikan lang po natin yung sinabi ni Amy Marcos. Nandito yun eh. Ayan. Emotion rather than reason has prevailed in our maritime conflict with China. And this is leading us down a dangerous path that will cost us more than just Filipino pride. So dito mga sangkay, medyo kabado po itong si Amy Marcos sa mga aksyon ng ating pamahalan. I think dito mga sangkay, hanapin ko lang. Mayroon pa po siya dito mas klaro na sinabi po dito na nag-aalala po siya sa anumang posibleng kalabasan nitong aksyon ng Pilipinas. Itong bagong pulisiya kasi, ito yung tinutukoy dyan mga sangkay, na nag-aalala po itong kapatid ng presidente natin na baka daw po mga sangkay humantong tayo sa isang mas malaking sitwasyon na hindi po natin kaayanin. Wala naman pong iba dyan mga sangkay, kundi itong ikatlong digmaang pandaigdigan na just in case na mangyayari. Kasi sinasabi po talaga na possible na mga maganap ito sa Pilipinas. At magiging battlefield na naman po ang ating bansa, Diyos mio marimar. At mag-uumpisa daw po yan mga sangkay doon sa West Philippine Sea. Ngayon, marami sa mga eksperto din sinasabi na tamang sinasabi ni tamang pulisiya ni BBM. Kaya mga sangkay, dito nagkakaroon po ngayon ng ano, baga usapan ng mas malalim kung ano nga ba ang maidudulot itong aksyon ng ating presidente o ng administrasyon na to. Ito ba ay makakabuti sa Pilipinas o baka dalhin tayo na ito sa digmaan? Well, ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po doon? I-comment po sa ibabang inyong mga opinion. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan. No? At ito nga mga kabalita natin na gobyerno nga ng Pilipinas, no, palalakasin ng maritime domain awareness bilang countermeasure na patutupad ng PH laban sa China. Ito yung talagang malaking issue rin ngayon mga kabalita natin. Yung talagang mas pagpapalakas pa ng ating maritime domain, no, sa ating mga nasasakupan, no, sa ating soberanya na talagang inararapat lamang para talagang makita. At na dito nga talagang may mga tila nga ba, no, pangamba na nangyayari sa mga nagiging hakbang ukol nga rito, no, sa maritime domain ng ating bansa. At dito pa nga mga kabalita natin, no, mga senador, kanya-kanyang pananaw ukol sa West Philippine Sea development. Ito yung kanya-kanyang nagiging tila nga ba tugon at nagiging pagpapahayag at mga nailalabas nga nila nga mga pananaw ukol nga dito sa West Philippine Sea. At dito pa nga mga kabalita natin, Ayungi Shoal posibleng mawala sa Pilipinas kung magpapatuloy ang pagmamatigas ng Marcos Jr. administration ayon nga kay Atty. Harry Roque. Ito yung ating mga nasasakupan na talagang inais kunin ng mga Chekwang to ng China, kabilang na itong ayungin na maaari umano nga mawala nga, no, ating bansa dahil sa ginagawang hakbang o talagang pakikipagtuos ng ating Pangulo at talagang hindi
no, na talagang pagtiklop sa mga chekwang to sa China na patuloy at patuloy niyang ipinaglalaban. At talagang kahit anong pamamaraan, no, kahit anong hakbang, nadiskarte at hakbang nga, no, ng ating Pangulo ang tila nga ba rito nakasalala yung ating mga teritoryo o yung ating bansa nga. At dito pa nga mga kabalita natin, no, yung ating bansa umano, no, na talagang naninilikado, talagang may mga pangamba, lalong-lalo na yung ating mga senador. Kagaya na lamang ng kapatid nga ng ating Pangulo na si Aimee Marcos nga. Na tila nga ba daw umano ay malalagay nga sa delikadong sitwasyon yung ating bansa. Dahil nga sa nagiging hakbang nga ng ating Pangulo, o tila nga ba yung pagpalag at patuloy nga nitong talagang pagbibigay ng kanyang mga polisiya at talagang nais, no, sa ating mga teritoryo. Na ito ngayon ang kinababahala, no, na talagang maaari ngang mauwi, no, sa hindi magandang tugon ng mga chekwang to at talagang pupwede tayong atakihin, no, talagang pwede ngang magkaroon ng labanan sa pagitan ng ating bansa na hindi nga natin masasabi kung kailan. Pwedeng bukas o kahit na mga anong araw na talagang dumating ay maaaring may gawing hindi maganda itong mga chekwang to, itong China nga, yung kanilang mga pagsalakay, yung mga pag-atake na pwedeng maging tugon nito. Dahil sa tila nga ba nga pagmamatigas din ng ating Pangulo upang labanan at harapin nga itong mga chekwang to, itong China. Kaya ito nga, tila nga ba umano nga maritime domain. Talagang naisipatupad laban nga dito sa mga chekwang to sa China. Ang tila nga ba ngayon ang pinangbabangga ng ating Pangulo dito sa mga chekwang to, na hindi nga nagugustuhan ng mga chekwang to ng China, na patuloy yung taktika o mga hakbang, na patuloy ngang ginagawa na taktika at hakbangan ng ating Pangulo upang mapigilan na talagang hindi basta-basta, no, makaporma itong mga chekwang to, itong China. Na dito nga na sinasaad nga ng mga chekwang to ng China nga na talagang wala umanong impact sa kanila yung ginagawang hakbang. Yung ginagawang hakbang ng ating Pangulo laban sa mga chekwang to sa China, na patuloy pa rin na talagang na nagbibigay nga ng pangamba at takot, no, sa ating bansa, na maaari't maaaring gawin nga ng mga chekwang to ng China. Dahil maaaring kumilos itong mga chekwang to, itong China, upang tayo nga talagang bigyang tugon ng hindi nga maganda, no. Subalit yung ating Pangulo patuloy lamang naninindigan at talagang nasa tama lamang yung kanyang ginagawa, no, na pagpapatupad nga ng batas natin o sariling batas nga ng Pilipinas upang talagang maipakita sa mga chekwang to sa China na talagang hindi rin tayo matitinag. At patuloy din nating ipaglalaban yung para sa atin na talagang hindi nga sinusuko ng ating Pangulo, gaya nga ng isinaad niya na talagang wala siyang bibitawang teritoryo o wala nga makukuha itong mga chekwang to, itong China. At ito ngayon nagiging kaganapan na tila nga ba talagang matigas din na talagang pagnanais ng ating Pangulo at ng ating bansa na maisakatuparan lamang yung nararapat dito kahit saan man humantong o kahit ano nga ano't pa mga mangyari Talagang ito ang naisipamukha sa mga chekwang to, na wala silang karapatan na kunin at angkinin at tuluyang pagkakitaan at lagyan ng mga Peking isla ang ating mga teritoryo. At yung iba pang mga patungkol mga pahayag at balita dyan, at kayo, kayo na lang bahala magkomento sa iba ba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun, muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.